and let him be your fear, and let him be your dread. And he shall be for a sanctuary, but for a stone of stumbling, and for a rock of offense to both of the houses of Israel, for a gin and for a snare to the inhabitants of Jerusalem. And many among them shall stumble and fall, and be broken, and be snared, and be taken. Testimony, seal the door among my disciples, and I will wait upon the Lord that hideth his face from the house of Jacob, and I will look for him. Pray, dyan muna tayo. Let's pray. Maraming salamat sa inyong salita ng inyong mag-aaralan. So, kwento po ito, Lord, ng time na ginawa niya na isa yung mga kababayan ni Panginoon, na sila yung mga sako. Sila po yung ibang iniisip nila. Pray na makakuha nila ng aral, Panginoon, kung paano ang hindi tamang ginagawa ng iba, Panginoon, pagdating sa church, ang discipleship na tinatawag, Panginoon, na saan ginagamit nila ang method ng kalaban, ang method ng sanlibutan, at tatagumpay naman sila sa outwardly, Panginoon, so ito madami, bata iba sa amin na may gaya doon, bata magkita natin, hindi ito po'y maranyo. Ito po yung di makakabuti sa amin. So we pray na nagtindihan namin kung paano tamang method niyo po, Panginoon, na paraanan sa discipleship at sa maraming bagay, Panginoon, patungkol sa inyo. So we pray na kami po maglati. In this name we pray. Amen. Ako na po. Ano yung makulit mo? Salamat. Nakasama ulit natin si Mika, Esther, Jackie. Yeah. Lagi, dito ka naman dahil si Hannah Nix. Si Gwen. Well, yeah, sama ka next time. Next week. Next week, sa April lang tayo. Tama? Sa taas na taas na. Ayos sa may bike mo. Come on, nag-ibig ka ba? Gabay ka? Gabay pa ng bay. Gabay? Bay. Bay lang yan. Jogging. Kasi sa ugang talik na, baka mauna pa kayo sa amin. Tihana pala. Ayos ka ba yung bike mo? Ako maalog eh. Takot ako dun eh. Kanina ba yung ginahin mo? Papa mo, ate ito. May hiwalay eh. Ano lang, hihintitan lang yun eh. Chief daddy. Okay, so kahapon mo, masaya kami fellowship. So we need sa... Dapat sa Wawa, kaso sinunatin sa Wawa. Makinig na, makinig na ako na bida. Magayon na kayo. Ayos ka lang po. Ay, na, ganina, bait din eh. Isama-sama na lang kayo eh. Paglaki nyo, gusto nyo rin ano, mag-sawining? Ha? Ano ba yun? Masarap yun. Ano pinaka... Hindi natin trabaho na mahirap pero sarap din, masaya. May naligtas. Nakikita mo. Nauna, mahirap yun eh. Nauna kami dito. Minsan, walang papatuloy eh. Mahirap ng ganun. Parang tawa akong kogoy. Pero, darating yung panahon na masaturate natin din. Tapos yung tao. Iwan natin. Ganda yan. Kaya kayo makikinig kayo, God. Sayang yung oras eh. Nasaan kayo kanina? Nakikinig niyo ako. Nagdadala lang kayo eh. Ano kung mayayari yan? Okay, so maganda yan. So, ingat lang din. Ano ba? Irene, yun si Irene. Basta. Kanina eh. Ito rin nakakanta. Tulog ka pa.
So medyo ano kaya, medyo lalayo ko lang, wala kayo ng umaga dito, bibilisan ko lang ng mabilis. So itong panahon na to, ito yung sasakupin na sila. Ilang beses pa nasakop ang Israel. Madami. Tapos after ni David, ni Solomon, naghiwalay na yung kingdom. Tapos nag-dalawang kingdom na yan, Israel sa taas, Judah sa baba. Pero hiwalay na sila nung matagal na panahon, hindi naman sila ganyan sa ako. Nagkakamali na sa 200 years silang ganun. Tapos another 200 years, nasakop yung Judah. Ano nasakop yung Israel? So itong panahon na nag-warning sa Isaiah, lagi sinasabi sa inyo, mga bata, sino yung nag-warning sa inyo ngayon? Ano yung pending danger ngayon sa panahon natin? Ano ba yung next na mangyayari na according to the Bible? Hindi tayo nakapag-revelation eh. Ano yung next na mangyayari na? Okay, mga bata pa kayo, parang wala sa inyo yan eh, di ba? Ngayon, panahon nga niya Nanay Gimay, mga matanda sa atin, kawala na sila ngayon eh. Pero inabutan nila yung panahon ng Apod. Panahon ng World War II. Hindi madali. Pag nasakop ka, gagawin nila anong gusto nilang gawin sa'yo. Yung resources nyo, ubusin. Kaya nila. Mabuti nakalaya tayo doon. Pero sa panahon natin ngayon, hihira na yung mga gera sa mga aliado ng US. Pero meron pa rin kasi hawak mo nila tayo sa atin. Pinagkatasan na rin tayo nyo, hindi natin alam. Pero okay lang yun, sports naman tayo. Pero ang darating na next na, yung sinasabi sa Bible na end times, yung tribulation and then yung wrath of God. Darating si Jesus para parusahan yung mga paparusahan, hindi mga hindi maliligtas. Okay? Pinangako nyo na yung matagal, maraming belief kay Jesus sa ngayon. Inaalaw lang din ng Panginoon ngayon na mayagpag sila. Pero actually, hindi naman sila totally nakakagalaw pa ngayon kasi nga maraming pa rin Kristiyano, maraming na na-establish ang Diyos na natin, mga churches. Habang may mga churches, araw yung mga nag-upis sa katotohanan, hindi makakapumaya. Kaso ngayon, pakonti na ng pakonti, madami yung mga kulto, mga nabiktima ng kulto, wala nang paniniwala kahit sa Diyos. Ngayon ang maniwala kasi ang dami nang nagloko na sa kanil eh. So kahit mga tao ngayon, dadami dyan ang hirap ng maniwala sa Diyos. So pag marami ng tao, sobrang dami tao ng gano'n na. Makikita nyo dyan. Kakasal na yung mga bakla. Ano pa? Yung mga Kristiyano, hindi na tayo alam mag-preach. Ganon. So yun yung mga next na mangyayari. Kaya, ano dapat natin gawin? So, pwede natin kumpara yung sarili natin sa panahon ni Isaiah na nag-warning ng Diyos, darating to. Itong medyo kapighatian sa panahon nyo. Nasakupin kayo. Sa panahon natin naman, pinasakup na tayo ng mga unbeliever. Mga kunwaring believer. Ganun din, magkakasama rin naman yung mga yun. Bandang huli, ang kalaban lang pala yun, yung mga tunay. Mga tunay na Kristiyano, laban sa lahat. Ganun lang mangyayari dyan. So, anong gagawin natin? Ayusin natin yung discipleship natin, yung preaching natin, para mas marami pa rin maligtas. Hindi maliligtas lahat ng tao, sana maligtas. Gusto ng Diyos, lahat maligtas. Meron talaga eh. May method ng Diyos na pag-ayaw ng tao, hindi ka may pilitan ng Diyos para maligtas at maglingkod sa Kanya. So, anong gagawin natin? Ayusin natin yung ating discipleship, ating topic kanina umaga, tanggap ngayong hapon. Okay, paano? Na yung mga ito, katulad yung mga una nagtatapat sa inyo, nahulungkot ako, iba, wala na dito. Kahit naman sa amin sa Mother Church, na-observe ako lang dati sa pastor nun eh. Pag may nawawalang member doon, anong gagawin ni pastor? Itignan ko lang. Malungkot siya, pero tuloy lang ang buhay, amen? Kasi tayo naman, hindi tayo ng mga kulto, katulad ng ibang kulto, nakupera ka ng business, hindi ka na makakawala doon. Gusto ko walang pabaho. Gusto mo wala ng titiran. Ganun ba yung iglesia yung manalo eh. Kaya hindi sila makawala doon. Ganun din naman yung ibang multo. Sa atin dito, pag ayaw mo na dito, makari, si Prince, ayaw mo na dyan, pastor, o di what? Ganun lang, pero palungkot ako nun. Palungkot ako, ilang beses kang mag-church dito, bahay, hindi ka ng member. Lalo na yung mga member, yung ba dito, nagpa-baptize. Dami.
una masaya, una praise the Lord. Amen! Tatapag kami sa Panginoon, parang pang Israel din, yung sinabi nila yun eh. Sabi nila, lahat na sinabi mo, gagawin ko! Sinabi nila sa panahon ni Moses, sa panahon ni Joshua, anong nangyari? Siguro hindi nila napasa sa mga anak nila. Okay? Kaya yun yung message natin ngayon, yung paano natin di-disciple, yung mga bago, mananampalataya, yung mga anak din natin. Mamaya, disciple, soul winning ka dyan, anak mo, naliligaw na. Yung bakla na yung anak mo, naging tomboy na. Kaya lahat yan dapat ay ayusin natin. Amen? Okay. So, number one kanina, nabanggit natin yung pangalan ng anak ni Isaiah is parang warning sa mga tao. So, yung una si yung kanina yung mahabang pangalan si Maher Shalal Hashbaz. Ayun yung pang Maher. And then, ano'y sabihin nun? Anong meaning nun? Ha? Ano, ang galing nyo eh. Okay. Ang meaning nun is, make speed up to the spoil, haste to the prey, kaya spoil quickly, o kaya plunder speedily. Again, yung plunder is yung nakawang mo, yung napatay mo. Yung mga kalabang, no? Basically, yung nahasakot tayo ng Hapon, yung mga gintodo nila, yung mga totoo yun, yung gintodo ng Pilipinas, kesyo sinamsam ni Yamashita, di ba? Yung papauman yun, hindi ko alam. Yung gintodo eh. Ganun yung pag natalo ka sa gera, ganun yun. So sa Israel, ginawa sa kanila, yung mga temple ng Diyos na puro ginto, kinuha yun, dinala yun sa Babylon, yung iba sa Assyria. Pero karamihan talaga ito kasi nasa Judah, kaya sa Babylon, kinuha. So hindi natin gusto masakop. So ganun yung Christian life natin, yung iba, naligtas nga, naglingkod nga, mas bandang huli, nanghina, anong gagawin, ayaw na mag-church. Sayang lang yung pinaglingkod mo sa Diyos. Diba? Sayang naman. Yung iba doon, may reward ka na pero dahil mo pwedeng ma-reward eh. Gain. Yung mga anak mo, sana maglilingkod din sa Diyos. Hindi na kasi hindi ka nagtapat. So, iwasan natin yun. So, yun ang ano natin ha. So, number one kanina, ano yung hindi discipleship? Ano yung mga maling ginagawa na iba na hindi dapat natin gayahin? So, number one, yung mga kulto, lagi silang one-man show na tinatawag. Yung sabihin, sila lang yung bida, nakatutok sa kanila yung tao, hey, galing niya mo! Leader dyan! Galing yung preach! Lahat yun, mga CCM, BCM, lahat yan, centralized po yan. Catholic, centralized. Iglesia ni Manalo, centralized. Dating doon, centralized. Ganun na style nila, Baptist hindi ganun, baliktad. Decentralized tayo. Basta tama, isa lang yung doktrina, maraming independent local churches, okay? Eh yung dating dahil may local din sila eh. Local ng ganyan. Kaya may kinig lang sila sa TV. Si Soriano, recording lang ni Soriano, makinig nila eh. Centralized pa rin yung pera nila, centralized. Kasi ganyan ang style nila. One man show. Hindi yan yun? Nakita na ba yung tao na nagkikitara, kumakanta, nagda-drums? Sa mga sets, ano diba? Sa pesta. Magandang tingin lang sila sa gano'n, pero hindi effective yun. So sa tunay na ministry, hindi rin effective yun. Gumagano sa mga kulto kasi nga marami silang pera, kahit ano, hindi mo sila makapalubog eh. Pero sa doktrina, lubog agad yun. Hindi yun biblical. So kaya sinabi dyan, yung lesson natin kanina sa ating text, sa verse 2, ang style dapat ng tunay na ministry, maayos ang ministry. Okay? Yung discipleship, ipapasa mo sa ibang tao. For example, iba naman, ganito ginagawa, kahit Baptist, ha? Ginagawa nila, oh, may anak ako, Stephen, ikaw ang next na pastor. Dahil anak kita, ako pastor, yung anak ko, papamana ko yung church sa'yo. Ginagawa yun, kahit Baptist, hindi tama yun. So, dapat na maging next na pastor, naging leader, yung, again, qualified siya, mas maganda, hindi yung anak mo. Again, yung iba, gumagana sa kanila, pero hindi maganda yung masa akin. Kasi, parang dapat yung kahit sinong papalit sa pastor, ano dapat? Capable, nagsimula siya, magtapat sa Panginoon, bata pa siya,
talagang pinagpala siya ng Diyos. Hindi yung papasa lang sa kanya. Diba? Kaya nga, kahit sa gobyerno, ganun tayo. It's positive, diba? Iboboto natin yung next, kahit sino pang anak yan. Pero nangyayari ngayon, ginagawa rin nila ganun. Anak, asawa, palitan sila sa posisyon. Ano nangyayari? Nanakawan lang nila yung bayan. Hindi sila magkakasalasan pa kailan kasi wala nang lalaban sa kanila eh. So, ganun din sa church dapat. Kung gusto mong pastor ni Stephen, doon siya sa ibang church mag, ano, maglingkod. Okay, ganun yung ating patakalan dito. Amen? Amen. Mas maganda kasi yung para sa ating lahat. So, sa, gusto ko lang ang point ng kanina, ipapasa yung leadership, yung even yung mga aral na salita ng Diyos, ipapasa mo yan kahit kanino, makikita mo yung sino magtatapat dyan. Pag kahit anak mo yan, si Peter, hindi nagtapat, hindi siya pwede. Diba, ipapasa mo yung charge ng salita ng Diyos, saka yung posisyon, pwede mong tawarin yung posisyon nyo, ministry, sa taong matapat. Amen? Kaya dito, hindi ko kayo alam kung sino magtatapat dito. Lahat kayo, pare-pareho tinuturo ko sa inyo. Iisang service pinaatinan nyo. Nasa sa inyo na yun kung magtatapat kayo. Amen? Sino gusto yung pastor dito? Laki nyo. Ikaw? Ako, ayoko eh. Kasi mahirap yan. Saka mabigat ang pananagutan mo sa Diyos. Amen? Pero maganda yan, kung kaya mo, kung tatapat ka sa Diyos, okay na, okay yun. Amen? Amen. Number one, ha, it is not one man show. Tulungan yan, tulungan, cooperation, and discipleship. So, sinasabi sa Bible, may nagtanim, may nagdilig, may umani. Yan sabi sa Bible. Kaya ako, personally, sino nagtanim sa akin muna, marami rin. Inani lang ako nung Diadem Baptist Bible Church sa Tipolo. Pero marami nang tanim sa akin, nag-share. So, ganun sa inyo, ganun din eh. Kaya yung iba sa inyo, madali. Ito sina DM, ito sina Ezekiel, may Baptist background na kayo, di ba? So, kaya yun, maganda yan. Yan ang mga hinahanap din natin. Kasi, hindi na sila ganun mahihirapan. Katulad ng talagang sarado katoliko, ang hirap kausap doon. Pero pwede rin, kung magtatapat kayo, yung Panginoon. Amen? So, ganun po sa ministry. So, tulungan, okay? So, dito is number two. Number two, ginagawa, naging mga CCM, Victory, Catholic. Sabi dito sa 9, merong style sila dito na, again, kwento ulit, ha? Mga wala kasi ganun mga gang, eh. Isa-isa yun, eh. So, sasakupin na sila. Pag sasakupin kayo, anong gagawin nyo? Nalalaban kayo, paano kung malakas yung malaban? So, ginagawa nila, madalas siya sa Old Testament, kakampihan nila yung ibang tao na hindi naman maka-Diyos. Kaninang umaga, yung topic namin, yung mag-aasawa ng unbeliever. Mag-aasawa kayo, ikaw, believer ka, mananampalataya ka, ligtas ka, tapos aasawahin mo ba? Hindi ligtas. Sabi sa, ano yun, St. Corinthians, limutan ko tuloy. Ha? Be not equally yung together with unbelievers. For what fellowship at righteousness with unrighteousness? And what? Concord at Christ with Belial. Meron tayo nakalimutan. Yung light tsaka yung light with darkness. Ibig sabihin, yung anak ng demonyo, dito yan. Anak ng Diyos, hindi naman magsama dapat. Okay, ngayon, may sabi ko sa inyo, dito, may nabalita sa inyo, may boyfriend na lang, bata pa, may girlfriend na. Gusto nyo mapabuti yung buhay nyo? Anong gawin nyo? Dali nyo sa church. Share natin, pag ayaw sa gospel, ayaw sa Diyos, aasawahin mo pa yan. Parang silaksak yung sarili mo sa pagiliran. Ngayon, kung tumanggap sa Panginoon yan, malaki yung chance niya, pwede yan. Amen? Kaya si Mrs. ganun ginawa sa akin eh. Pero na-save na ako somewhere else. Pero dinala ako sa Diyos, sabi ko, yung ako dyan, Catholic ako. Pero pinag-pray niya lang ako. Amen. Tapos, yun lang, tuloy yung friendship. Tapos, pinatid ako doon. Yun, na-convict din ako. Ba't ako mag-stay sa Catholic? Hindi ako naligtas dito. Niloko pa tayo. So, na-realize ko, yung sarili ako pagpapasya. Diba?
So, yan, binasa ko yung Bible, talagang hiwai. Talagang, kung ano yung sita ko sa Bible, kabaliktad ng ginawa ng Catholic, ipot ako mag-stay dito. So, umalis ako doon, tiwala lang sa Diyos, Lord, bahala sa'yo sa mga dadalit. So, medyo matanda na ako, hindi na ako maluloko nun. Kaya, tinignan ko lang, binigyan ko lang magkakata kung sino kaya sabihin. Tinignan ko yung Baptist ni Sige. Bandang huli, natupad yung kinalalain ko pala dati nung naligtas ako. Sabi kasi nung nag-design ko sa akin, pag-pray mo, saan ka pupuntang church? Hindi mo may hiwala yung paglago mo sa church. Kung lalago ka sa Christian, kung saan ka mapuntang church at mag-stay ka, mag-commit ka doon, mag-lingkod ka doon, ganun yun. Ngayon, yung iba gusto sa medyo malapit sa, ano man, marami yung kapag-anak dito, mahad lang ang kami. Sabi natin tunay na church din yan. Pero hindi masyado. Mahinang church. Marami. Tapos ginusto mo yun. Mahina rin yung paglago mo. Ganun lang yun. Kaya ang lagi sinasabi sa inyo sa Facebook, visit nyo yung Facebook page natin ha. Yung nang i-share nyo. Hindi mo saan-saan. Baka ano siya yun. Sabi doon, choose the church that is closest not to your house but closest to the Bible. Okay, kahit malayo yung ano, sino ba? Layo pa nito eh. Bakit sila dito? Kung sa friend ko yan. Kasi nga, alam niya, ito yung pinakamalapit na church sa Bible. Hindi, sorry, mature na, inahasa pa natin yung ating administration dito, pati yung doctrine. Hindi tayo nag-settle. Kaya matalino siya, no? Kasi dito dumaki yung mga anak niya, apo niya, dito na. Okay, so, pero ganito yung ginawa ng iba, eh mukhang malakas yung Egypt eh. Tsaka yung sinabi dito kanina si, ito, si, kanina si Rezin, yan. Rezin and Ramalayasan, yung Ramalayasan si Pekah yan, King of Israel. Okay. Ito yung Israel, ito yung Judah, dati Israel lang sila dati. Okay. So itong Judah, medyo malapit pa sa Diyos. Itong Israel, talagang lumayo na sa Diyos. So dati nilang kabayan, pero nag-iwalay sila. Anyway. So yung nasa taas nila kasi Syria. So minahal nila si Judah, minahal nila to, dapat kalaban nila yung Israel eh. Kasi nga sumamba na sa Diyos-Diyosan. Sa halip na kalaban nila, nagbate, nag-join forces sila. Baliktad. So, ganun din sa atin ko na, mayroong Catholic dito, sabi, no, Pastor Ace, pwede bang ano, mayroon tayong joint fellowship, Catholic, Mormon, and fellowship tayo, sasampa tayo sa Diyos. Papayag ba ako doon? Kung baguhan ako, papayag ako doon, iba, ganun eh. So, hindi, alam ko na yung style nila, bulok. Kaya, hindi tayo mapaloko dyan. Pero sila, itong mga sa Judah, humina rin sila dati, baka Diyos sila eh. Pero nung humina rin sila sa panilang palatay, akala nila okay-okay lang yun. Kaya sinasabi dito na isa yun. Eh, mas gusto nyo dyan eh. Anong gagawin ko sa inyo? Kaya sa verse 9, sabi dyan, associate yourselves, holy people, and ye shall be broken in pieces. Sa Tagalog, o sige, magsama-sama pa kayo. Lalakas kayo. Ganun ba yun? Depende yung kinasama mo, mga anak ng demonyo eh. Eh kayo, anak kayo ng Diyos. Pag nagsama ang anak ng Diyos at anak ng demonyo, ano yun? Usumpay ng Diyos yun. Parang ginagawa nila ngayon, ginagawa nila yung contemporary Christian music. Christian lyrics, pero rock and roll. Pag pinagsama mo yan, mas madelikado yan. Nakakalito yan, maraming maluloko dyan. Kala nila, sa Diyos sila, hinalo na pala nila, sa Diyos, tsaka sa demonyo. Kung maalala niyo yung si Noah, bago magkaroon ng flood, isa sa binanggit doon, kaya nagkaroon ng sobrang violence kasi yung mga anak ng Diyos nakipagsama sa mga daughters of men. Mga worldly. Sa halip na dapat, mga nagsama yung mga lahat ng anak ng Diyos nagkasama yan, hindi naman papakasal. Hindi mo kang makipaghalo sa mga believer. Eh, ginawa nila. Yung naging bunga noon, talagang mga violent people. Kaya lalo nagalit sa kanila ng Diyos. Amen. Kaya sabi dito, magsama-sama pa kayo, dudugin ko kayo. Yun ang sabi dito. Inulit-ulit pa. Gird yourself, and you shall be broken in pieces. Pag sinabi, gird yourself, sige, handa mo yung sarili mo, lalabang ka, dudugin kita. Yung sinabi niya, ang bigat, di ba? Kaya, ang point natin dito, discipleship is not a social club.
Okay? Kasi yung mga social ka pa nung gusto nila, paramihan, di ba? Ano yung tiras mo? Mahilig ka mo sa bike? Meron tayong social club. Hindi naman sana masama yun. Pero huwag mong ihalo yung church doon. Di ba? Kaya yung pag ganun, sabi nila yung si Saddleback, si Rick Warren, tinuro nila sa ibang churches yun. Paano ka dadami yung church nyo? Dadami yung tao. Ang ganun talagay mo, punta ka sa isang place, mag-survey ka. Ano gusto nyo? Rock and roll? Sa-survey nila yung San Mateo. Ayun, maramihan pala dito ng, ano, ng kabataan. Gusto rock and roll. Tsaka hip-hop. Hindi pwede yung hip dyan. Hindi pwede hip. Ang gawin natin sa church natin, rock and roll, tsaka hip-hop. Ganun ang ginawa nila. Ganun ang ginawa nila. Dinami nila yan eh. So hindi yun gawa ng Diyos, hindi yun style ng Diyos. Amen? Tulad sa Baybay Sapa, punta tayo sa Baybay Sapa. Oh. Ano ba gusto nyo dyan? Gusto ko laging, ano gusto nyo? ML Church. O sige, ganito sa church ha. Pagkatapos ang church, mag-ML kasama si Pastor. Magpapatulong na med ako. ML. Ay, dadami kayo dito ngayon. Mga loko-loko tayo. Diba? So, hindi tayo ganun. So, mangyayari, pag yun ang ginamit mo, gusto ko lang yung isang malakay yung David Card, sabi niya, what you win them win, you win them too. Okay, ulitin ko. What you win them with, you win them too. Kung paano mo sila nahikayat, doon mo sila nahikayat. For example nga, katulad sa ML Church, iba naman, beer. Iba, may mga church na ano, beer. Inuman, nagtatapong yun. Maniwala kayo sa hindi. May mga ganun sa US. Hinihikayat na yung kabataan, mga rock and roll culture. Sige, punta kayo dito. May rock and roll dito. Hindi mo na maaalis yun doon. Okay? Kaya tayo, King James agad, hymnal agad, Bible agad, heart preaching agad. Pag hindi ka na natili dito, bye-bye. Ayaw mo sa kalooban ng Diyos eh. Inaaral nga natin kung ano yung kailangan mo para kalumago. Sa ayaw mo. Ang gagawin ko, nasabit ako sa'yo. Hindi na uy. Nandito sa social club, amen? Number 3. Verse 10a. So ano pa yung ginawa nila? They shall, sabi nito, they take counsel together and shall come to not speak the word. It shall not stand for God is with us. So meron ditong dalawang pwersa. Yung sa Diyos at saka yung sa kalaban ng Diyos. Okay, yun nga, yung mga gusto makisama sa sanlibutan. Sinabing take counsel together, yung sabihin nun. Hindi, katulad yung ginawa doon ng mga CCLDC. Eh. Alam nyo nila yung Bible eh. Yung inaalam nila, hindi gusto ng tao yan eh. So gagawin natin, kung ano yung gusto ng tao, alamin natin yung sa Bible, wala tayong pakialam dyan. Gagamitin lang natin yan para, kasi in a way, sikat na rin ang Christianity kahit paano eh. Pag Bible, wala nang makakapantay sa kasikatan ng Bible. Kaya ang gagawin nila, sasakyan nila yun. Yung makakabuti sa kanila. Pero yung di makakabuti sa kanila, hindi nila sasakyan yun. So, ang ginagawa nila? So, pinipili nila yung ilalagay na, so, basically, hindi sila sumusunod sa Diyos. Ginagamit lang nila ang Diyos. Itindihan niyo yung pagkakaiba nun? Parang, for example, may pagkaibigan ka. Nakita mo si Adel, galing sa basketball. Ama, gagaling din ako sa basketball. Nari lang. Eh, nung gumaling ka na, yung pakaibigan mo si Adel, bulok yun. Hindi na kilala. Sa tabaho, napakaraming ganyan sa tabaho. So, wala sa kanila yung sincerity. Mga binanggit yan sa Bible, mga close breaker. Ano yung sabihin nun? Okay, magkaibigan tayo ha? Okay. Hindi na kita kailangan, hindi na kita kaibigan. Ganon yan. So, kaya sa Diyos yung iba, ganon ang ginawa. Pag ayaw na nila, yung sinasabi ng Bible, hindi nila susundin. Pagpabol sa kanila, susundin, praise the Lord. Ay, blessing, gusto ko yan. Gusto ko yan, blessing. Pero pag gano'n na, mahirap na, labanan na, persecute na, ayaw na. Okay, kaya ang point ko dito, hindi mo pwedeng piliin yung sa Bible yung gusto mo lang. At makikipag-counsel ka together sa mga hindi mananampalataya.
Kaya ang point ko dyan, it is not a security council. Okay? Ibig sabihin, hindi mo pwedeng piliin ang gusto mo sa Bible lang. Hindi pwede yun. Kalaban mo ang Diyos, bandang uli. Okay? Dahil ang Diyos, ang gusto sa'yo, sumunod ka sa Kanya, alam mo yung kalooban niya, alam mo yung method niya, pag alam mo na, sundin mo yun, makakasama sa'yo, hindi. Okay? Yung iba naman, kaya gusto lang yun yan, kapag hindi sa inyo yung lesson ni Manalo, di ba? Kaya sila sa mga pasok to, gusto nila security, financially. Kasi may business na, may business partner, alam nila, mayaman yung mga tao doon. Okay? Ang gagawin nila? Kasi secured na sila doon, akala lang nila. Eh kung binenta mo kaluluwa mo, para sa pera, para sa security mo sa libutan, paano mo i-secure security mo? Eternal. Baliktad yun, hindi pwede magsama. Hindi pwedeng lukuhin ng Diyos. Amen? Sabi pala dyan, take counsel together, it shall come to naught. Again, ano yung naught? Stephen? Naught is nothing. Okay? Ngayon, parang ang tagumpay nyo, baliwala yan. Nabanggit ko lagi yung sa inyo, yung kaya yung mga pari daw, gusto maging pari. Alam nyo ba yun? Ano yung nag-aagawan yan? Parang pwesto yan eh. Mga pari po. Kaya, gusto nyo yung pari ka, so saan nila secret, bago ka maging pari, may hinahanap sila na di mo alam. Sila lang nakakaalam nun. Kaya pinagbubutuan daw ng mga nasa taas. Okay, tayo dati, nag-involve tayo dyan. Hindi mo sigurado maging pare ka. May hinahanap sila. At ako, I think, alam ko na yung hinahanap nila. Hindi maganda. I think, mga ano yung blind follower yan. Pag alam nilang blind follower ka, kahit ano sabihin nila, dapat ka dun. Pasado ka dun. Amen? Eh, maging, sa outward din, magiging matagumpay sila. Pero sinasabi ng Diyos, bandang huli, baliwala yan. Okay, it shall not stand. For God is with us. So, kasama ni Isaiah, at saka yung mga lingkod ng Diyos. Kaya nung winawarning itong mga kababayan nila na huwag kayo sumama dyan, sige, magtatagumpay kayo dyan, pero bandang huli, baliwala rin yan. Okay, so number one, discipleship is not one man show, it's not a social club, it's not a security council. Amen? So number 4, actually parang kapareho lang ito. Verse 12. Say not a confederacy to all them to whom these people shall say a confederacy, neither fear ye their fear, nor be afraid. Ito naman yung kabaliktaran ng nakikipag-ugnayan, ito naman yung nakikipag-ugnayan ka sa kanila kasi parang wala ka ng choice, parang gano'n. O lahat kami dito, iglesia na. Ikaw, iwalay ka pa? Lahat kami iglesia na, o. Ano? Diba? Ang sabi dito, huwag kang matakot. Neither fear ye their fear, nor be afraid. So pag lahat na ng tao, nakikita mo, lahat sila mga Yeshua na, ano nga uso ngayon? LGBT friendly mga churches ngayon, sinusuportahan na yung mga bakla. Oo, oh, sabi nga sa inyo, napagtulungan ako na isang araw eh. Sabi ko, according to the Bible, wala nang pag-asa yan. Hindi, sino ka pa magsabi? Hindi nga ako nagsasabi, Bible eh. Hindi, may kilala kami, bakla, naging ano eh, pastor pa eh. Ano sinabi ng Bible? Hinabalik ko lang sila dito eh. Dito mo akong pakitaan ng bakla na naging pastor. Maniniwala ako sa'yo. Pero kung may nagpatotoo lang dyan, patotoo. Salita lang ng tao yun eh. Mas naniwala ka. Hindi ka kilala ko yun eh. Natitiwala ka sa pagkakilala mo kaysa sa malinaw na sinabi sa Bible. Pero, so number 4 natin, it is not a secret confederacy. Okay? Kahit sa inyong magkakaibigan, di ba, anong ginagawa ng iba para sumanib kayo sa kanila? Di ba? Kahit sa ano, sa tabaw, ganun din eh. May secret, ano yan eh, may secret agreement. O, pag dito ka sa grupo namin, mag-promote ka, hindi ka sasama doon.
ha, dito sa grupo namin, ganito, ganyan. Sa baptism, wala akong pinapangako din sa inyo, di ba? Pansin nyo ba? Sabi ko lang, pag tapat kayo sa Diyos kayo mananagot. Pag hindi kayo tapat sa Diyos, papasangin ang Diyos. Pag nagtapat kayo, Diyos ang mag-promote sa inyo. Di, walang ano doon, walang unfairness doon sa part ng lingkod ng Diyos. Amen? Kaya sabi ko, pag mag-disciple kayo, tulad nito, tinuturo kayo lahat, di ba? Meron bang narinig si DM na hindi narinig ni Denver? Sa ganitong setting? Eh, nasa YouTube pa yan. So, sasabihin ni, kunwari, ni Ronel. Kaya naman naging matapat si, naturo sa Bible si Ronel kasi kinakampihan siya ni Pastor eh. Ano, kakampihan eh, pare-pare yung aking nakikinig na salita ko. Nakikinig, lahat kayo, invite ko. Sama tayo sa soul meeting. Ayaw mo siya, sabama. Natuto siya kayo, may ingit ka sa kanya. So, hindi ganun. So, hindi wala sikreto dito. Kaya, yun ang ginagawa ng iba, by the way. Pero hindi natin gagawin yan, amen? Wala sikreto sa discipleship, sa tamang church, sa tamang method ng Diyos. Lahat kayo, cha-challenge ng pastor, maglingkod tayo sa Diyos, magtapat kayo, mag-pray kayo. Aralin nyo to. Aralin mo. Open naman yan eh. Public domain yan. Wala akong Bible eh. Nasa internet siya, meron akong pang ML eh. Wala pa. Meron yan. Install ka sa telepono mo. Sinong walang telepono dito? Where? Sino meron? Sinong walang Bible? Oh, install mo lang. Kahit Apple, ano yan? Android, lahat siya merong libreng software. Amen? Yan, Android. Yeah, meron yan. Ito, ano natin? And lastly, verse 19. And when they shall say unto you, seek unto them that are familiar spirits. Ano yung familiar spirits? Mga sa demonyo na yan. Unto wizards. May wizard. Walang alam niyo yung wizard, di ba? Mga lahat ng games, may wizard na, may witch. Harry Potter. Harry Popper. Ano ba? Doctor Strange, Marvel. Scarlet Witch. Alam mo ba? Sabrina. Ha? Clash of Clans. Eh sabi dito, yung mga tao kasi na ayaw sa Diyos, siyempre hindi sila kakampi ng Diyos, saan sila mag-aanap ng kakampi? Hindi sa demonyo. Ganun lang kasimple yan eh. Hindi ako pinapabura ng Diyos eh, pero mayroon akong kilala. Bibigyan ka ng secret power. Gusto mo? Ayaw mo. Kung obsessed ka na sa pangarap mo, papayag ka doon. Wala nagkakagusto sa akin. Gayuma. Gayuma, di ba? Alam niyo gayuma? Di ba lang, totoo yun. Totoo ko yan. Siguro, hindi naman mawawala yan eh. Sa Bible, nandiyan na yung witchcraft eh. Kaya iba, pabanguan ng ano, no? Pabango. Yung mga babae na, pakitaan ng kung ano. Totoo lang. Eh, lahat ng babae may ganyan naman eh. Kung matalino ka, pakita mo, spiritual ka, mahal mo ang Diyos. Sino ma-attract sa'yo? Ay, si ano, si Irene, mahal niya ang Diyos. Ay, yung ko dyan, corny. Yung mga kandal, mga corny yan sa'yo. Eh, paano yung mga spiritual? Ay, gusto ko yun. Ganun ba si Irene? Tinatawanan niya, eh, gusto ko eh. Sabi ng mga spiritual, di ba? Ganun yun. Ganun yun, ano. Ganun yun, amen? Ganun yun. Kaya, yung ang point ko lang dito, yung iba na ayaw sa Diyos, naghahanap ng tulong sa ibang channel. Eh kung hindi mo kakampi ang Diyos, sino kakampi mo? Sinong tutulong sa'yo? Demonyo, di ba? Yet, number five, last, discipleship is not sorcery. Napansin nyo, lahat yan na S. Okay? Hindi yan sorcery. Yung mga psychology major, again, nabanggit ko rin na si Rick Warren, ganun daw ginagawa niyan. Inaalam nila
Ano ba ang gusto ng mga kabataan? Paano yan pupunta sa church? Invite mo dyan yung mga magaling kumanta, yung mga woo! Mga lalaki na pag kumanta, parang bakla. Yan, gusto ng mga kabataan yan. Sino nakikinig sa ganyan? Kahit sa panahon ni Daddy, meron kayong mga Bee Gees, di ba? Ang bading din yung boses to, eh. Ha? Sino yun? Ha? Maroon 5? Hindi ko alam eh. Pero napasin ko lang kasi nag-subscribe ako sa ano eh. Wala akong mapili eh. Dun sa Spotify, tsaka dun sa YouTube Music. Choose your music! Excited naman ako, dami! Wala akong mapili eh. Ganun sa lima. Lahat sa demonyo eh. Kung meron mong gospel eh, ganun pa rin. Compromise pa rin. Bakit nila gusto yung sorcery? Ano yung term sa inyo pag, kunwari, na-capture ka, tapos na-addict ka kung anong tutok mo yan, ang tawag nila, enchantment, di ba? Yung tawag nila dyan eh. Yung mga, yung tutok to namin, may enchantment to. Yung mga games na lang, bakit gusto natin lagi may witch? Kasi galing ako eh. Lumalabas na apoy. Galing yung mga bata na, ay, mas magaling to, ice. Galing. Ay, ito, ano ba? Bato. Bato, ay. May bato, may lupa, may tubig. Kakalino ko dun, ha? Pero basic lang, eh. Ang pinaka-dapat ayaw natin una, hindi totoo yung pangalawa, witchcraft yun, eh. Diba? Hindi ko na sinabi yung nag-witchcraft kayo, pero sinusuportahan nyo pa rin, yun ang sabi ko. Kaya, huwag tayong sumuporta rin, amen? So, pag may sinabi siya ito, madaling solusyon sa discipleship. Sundin mo lang ito. Mag-rock music lang kayo dyan. Tapos, yung mga mensahe mo, kung babanggitin yung mga kasalanan, huwag yung mga doktrina mabibigat, huwag mo ituro. Kasi mga kabataan dyan, yan na. Saan mo, huwag nagturo ka na ng doktrina yan. Nag-zone out na yan. Diba? Parang kayo ngayon, yung pa sa'yo, nag-zone out na eh. Ayun ang makinig. Kasi ang lalim. Lalim ba? Hindi nyo masyado pa eh. Hindi nyo naiintindihan nyo yung sorcery. Naiintindihan nyo. Meron ba mga witch? Wala. Meron sa Bible no, pinapatay nga lang. Hindi sila bida. Ngayon, ginagawa silang bida. Sa Marvel, sinong bida? Si Iron Stark. Sino yung babaero? Mga mayabang, sila yung bida. Kunwari, sasacrifice ako ng buhay ko. I am. Uy! Pwede pala ako maging babaero, tapos ako yung magliligtas sa buong mundo. Ano ko? Piliin ko na lang nangyayari yun. Kung selfish ka nga eh, gagawin mo pa yun, iluloko kayo yan eh. Amen? So, ano ngayon yung tamang discipleship? Baliktarin mo lang ito lahat. Amen? Tapos na tayo. So, anong tamang discipleship? O siyempre, not one man show, tulungan. Amen? Amen. Tulungan tayo, bigyan mo ng pagkakataon iba. Siya naman yung magturo, kunwari. Soul winning, yung ikaw leader sa ano, mag-lead mo yung iba. Matututo yan, pag natuto yan, mas maganda ang takbo ng ministry. Social club, hindi rin. So kaya tayo dito, iba-iba kayo. Wala ditong pare-pareho na hilig sa church. Hindi natin kailangan magkaroon pare-pareho ng hilig. Basta alam natin yung sinabi ng Diyos, yung kautosan ng Diyos, gawin na natin. Hindi nyo, hindi ko parang type yung ano eh, sina taga-dulo, tsaka sa taga-unahan, taga-lisin, ayaw ko nun. DS Security Council, na yung pinakamataas na mga nanunungulan sa gobyerno, dapat kung tsabahin mo, katulad ng mga kulto, diba? Yung ginagawa ng iglesia eh, manalo. Secret Confederacy, sikreto-sikreto, bandang huli, tayo, panalo! Paano nangyari yun? Hindi naman na sinabing ganun gagawin natin. Hindi yung sorcery, huwag kayong maghanap ng kakampi sa demonyo, okay?
Para kay si Samuel, yun ang isang S. Si Saul. Ayaw na sa kanya ng Diyos, hinahanap niya, witch. Okay? So, bandang muli, ito lang yun. Sabi sa verse 16. Ito na yung pinaka-mensahe natin. Ano nangyayari? Nagkakagulo na. Yung iba, kakampi na sa kalaban. Eh, paano yung mga tapat sa lingkod ng Diyos? Awawa tayo. Huwag na. Mamatay na tayo. Hindi nangyari yung sinabi niya. Ito'y sabi ni ng Diyos kay Isaiah. At sinabi ni Isaiah sa mga lingkod ng Diyos. Sabi dito, bind up the testimony. Okay, parang yung Bible, pag-aaral natin yung King James. Paano natin itong Bible na to? Nung sinusunog ng iba to, yung mga matapak, tinago. Hindi nila pwedeng expose yan, hindi sunog lahat yan. Iba, kinabisado, pinangangal, para mas mahirap pa tayo pag maraming mananampalataya, di ba? Ganun ang ginawa nila. Kaya sasabi dito, bind up the testimony, seal the law among my disciples. Hindi mo yan ibibigay sa mga kaldado. Sige, i-publish natin sa mga ano, magkaisa na tayo sa Catholic, sa ano, magkaisa na tayo lahat. Hindi gano'n, itutulong mo yan sa mga matapat. At siguraduhin mo na magpapatuloy din siya. Gawin mo yung lahat ng mga kaya mo, parang masilyado yan, hindi yan madadagdagan ng mali. Okay? Tapos ito, yung ginagawa niyo, pinapapasok sa church kahit sino, hindi pwede yun. Kung minakita tayo dito medyo heretic, tapos ayaw magpakumpol sa salita ng Diyos, pwede mo manatili yan dito. Adyakan natin pala siya. Okay? Spiritually speaking, figuratively yan, hindi ako tatadyak mo nangyong. Ibig sabihin, policy natin dito, ayaw mo sumunod dito, hindi ka pwede dito. Kasi itong mga gusto paglingkod sa Diyos, mahahawa pa sa'yo. Huwag ka na dito. Amen? Amen. Yes, yun lang yung pinaminsahe natin, magtapat tayo sa Diyos. Sa salita ng Diyos tayo magtapat. Amen? Amen. Dito, walang talo dito. Maliwanag to, open to sa lahat. Hindi pwede sabihin, eh si Pastor, iba yung tinuturo eh. Ilang taon na ba itong libro na to? May nabasa ko yung tinuturo ko, pwede mo sabihin sinungaling ako. So pag nabasa natin dyan, dyan lang tayo magtapat. Amen? Bind up this, seal the law among my disciples. So yun lang po, maging totoo tayo sa Panginoon. At by the way, si Jesus yung word. Okay? Magtapat ka kay Jesus, magtapat ka sa salita ng Diyos, pareho lang yun. Magtapat ka sa salita ng Diyos, magiging tapat ka kay Jesus. Hindi pwedeng tapat ako kay Jesus eh. Hindi ka tapat sa Bible, pwede ba yun? Hindi yan, mas compatible yan, dapat iisa yan. Okay? Kaya sabi sa John 8, very famous. Bago sabi, then said Jesus to those Jews who believe on Him. So iba mo, John, hindi nagtiwala sa Kanya, pero nanampalataya sa Kanya. Sinabi ni Jesus, if you continue in my word, then ye are my disciples. Indeed, totoo. Hindi yung kunwari lang, Christian lang, Baptist lang. Hindi yun ang totoong disipulo ng Panginoon. Nagtapat sa Diyos yun ang disipulo ng Panginoon. At, hindi magtatapos doon. So yun, pag alam mo na pasto, lahat ang alam mo. Hindi ko malalaman lahat ang alam ko kasi patuloy ako nag-aaral eh. Pinupurify ko pa yung nalalaman ko sa salita ng Diyos. Amen? At yung salita ng Diyos malalim, walang katapusan ito. And ye shall know the truth and the truth shall make you free. So, gusto niyo maging disciple ng Panginoon? Yung totoo. Ipo-post ko lang lagi yung challenge. Maglingkod ka sa Diyos, mag-pray ka, magtapat ka, huwag ka sinungaling, huwag kang poporma. Sa Diyos ka maglingkod, magtapat ka, basahin mo ito, intindihin mo. Okay? Maglingkod ka lang. Gusto ko dito, iba sa akin dito, nakakaisip na kayo paano mag-ministry, di ba? Iba, hindi ko na didikta sa inyo eh. Alam nyo na yan. Kasi, isarili kang walk with God. Amen? Amen. Yung iba, magang forma na lang. Okay, sige, let's pray. Panginoon, salamat. At, Panginoon, for the third time, appreciate ko rin. Sir, muna pa, Panginoon, nakita na ang Panginoon na medyo malalim, may kalabang kami paano mag-disciple ng totoo. Labanan ngayon yung Panginoon ay lahat na may Bible, lahat may church, lahat may pastor, lahat sila tama. Yung Panginoon, makita namin, especially mga kabataan doon, hindi sila ma-discourage. By the time nakita nila, ang dami, naglulukuhan na, nagkakagulo na. Sinabi niyo pala, mayroong tamang kautusan, matamang disipulo, ang inyong testimony, ay kanilang tinago. At makakarating, Panginoon, sa tamang tao, Panginoon, na magtatapad din sa inyo, we pray, we discover ng bawat isa ito, lalo kayo magtapad sa inyo, the fact na nakita lang yung paano yung pinaserve, ang inyong kautusan, even
sa panimula pa lang hanggang sa panahon namin yung Panginoon. Kung malalati, Jesus, let me pray.